Nagsisimula ang pelikula sa isang arena ng pagsusugal sa pagitan ng Baku Madaram at Soichi Kiruma, ang 21st henerasyong pinuno ng hari ng Kakeru Club. Ang Kakeru Club ay ang pinakamalaking organisasyon sa pagsusugal sa Japan, na nangangasiwa sa iba't ibang matataas na stake. Ang mga miyembro nito ay galing sa mga elite ng bansa, kaya hindi nakakagulat na ang kapangyarihan ng Kakeru Club ay karibal ng kapangyarihan ng Japanese government. Noong panahong iyon, direktang hinamon ni Baku ang pinuno ng Kakeru Club sa panganib ng kanyang buhay. Ang layunin ni Baku ay sakupin ang posisyon ni Soichi bilang pinuno ng Kakeru Club. Ang pagsusugal ay pinangasiwaan ng 2 referee, sina Mitoshi Noa at Hikoichi Nako. Matapos tapusin ang mga biskwit, hinulaan ni Baku na ang isang eroplano ay dadaan sa lokasyon sa loob ng isang oras, sa hindi inaasahan, sa kapangyarihan ng Kakeru Club, madali nilang naililipat ang lahat ng flight sa Japan. Dahil dito, wala sa mga eroplanong dumaan sa arena, kabilang ang isang nirentahan ni Baku. Ang nakaalis. Nang malapit nang bitayin si Baku, ipinaalam sa kanya ni Hikoichi na kinansela ni Soichi ang kanyang pagbitay. Sa halip ay ipapatapon si Baku sa isang malayong lokasyon, at babawiin ang kanyang pagiging miyembro sa Kakeru. Matatapos na ba ang karera ng maalamat na Lee Gambling Eater? Si Baku ay nakita pagkalipas ng 3 taon sa isang liblib na lugar na tinatawag na Mikurajima. Nilapitan ni Baku ang isang grupo ng mga mababang anak. At pagkatapos ay natuklasan niya na ang sugarol ay naglagay ng magnet sa dice at isa pang magnet sa ilalim ng mesa, kung kaya't ang bilang ng mga dice na lumabas ay palaging pareho, ngunit madaling masira ni Baku ang kasinungalingang iyon dahil naglagay din siya ng magnet sa tambak ng pera, kaya ang isa sa mga dice na lumabas ay mag-iiba ng posisyon. Nakilala ni Baku ang isa sa kanyang mga kasamahan sa gabi, at sinabi sa kanya ng kanyang kasamahan na nagkaroon ng kaguluhan sa Tokyo dahil may gustong talunin ang pinuno ng Kakeru Club. Tulad ng Baku noon, siya ay isang mananaliksik na nagngangalang Iki sa Dakuni, na kilala na nakatuklas ng isang pambihirang tagumpay para sa pagmimina ng methanhydrate, isang bagong enerhiya na maaaring palitan ang langis. Siya ay kilala na namuhunan ang lahat ng kanyang mga personal na pondo sa pananaliksik ng hindi kinasasangkutan ng gobyerno, ngunit isang araw ay naganap ang pagsabog sa kanyang laboratorio, na pinatay ang lahat ng membro ng lab, at naging sanhi ng pagkawala ni Sadakuni sa paningin ng publiko. Ayon sa isang source, tinitingnan ngayon ni Sadakuni ang Kakeru Club, at umaasa na maging pinuno nito. Si Baku ay sabik na bumalik sa Tokyo, upang ayusin ang mga sama ng loob sa kanyang nakaraan, matapos marinig ang kwento ng kanyang kasamahan. Lumipat ang eksena sa isang laban sa pagsusugal sa pagitan ng ministro ng pananalapi na nagngangalang Masahiro Onodera, at Iki Sadakuni, na direktang pinangangasiwaan ng referee, para sa 10 Kakeru Club na pinangalan ng Kiromekama. Sina Johnny Onodera. Ang ministro ng pananalapi, si Sadakuni na sumugal noong panahong iyon dahil gusto niyang kontrolin ang susunod na halalan sa pamamagitan ng pagsasamantala sa mga natuklasan sa pananaliksik ni Sadakuni. Sa kasamaang palad, si Sadakuni ay isang napakatalino na sugarol, kaya ang ambisyong ito ay isang ganap na kabiguan. Nagawa pa niyang manalo ng 6 na sunod-sunod na betting round. Matapos matalo sa sugal, inutusan ni Onodera ang kanyang mga tauhan na patayin si Mekama. Sa kabutihang palad, si Mekama ay may napakahusay na kasanayan sa martial arts, kaya nagawa niyang tapusin ang lahat ng ito nang walang anumang tulong. Nang matapos ang sugal, nilapitan ni Mekama si Sadakuni at hiniling na maging personal referee niya. Nakilala ni Baku si Takaomi Kaji pagdating niya sa Tokyo. Si Kaji ay isang matamis na binata, ngunit siya ay niloko ng kanyang mga kaibigan at maraming utang sa mga loan shark. Nag-alok si Baku na tulungan si Kaji dahil naawa siya dito. Kinagabihan, pumunta silang dalawa sa isang ilegal na kasino na pag-aari ng isang babaeng nagngangalang Ranko Kurama, kung saan isinugal ni Baku at Kaji ang pera na mayroon sila. Ang paraan ng pagsusugal ay ang pagtaya nila ng mga barya sa mga numero sa board. At kung huminto ang bola sa numerong pinili nila, nanalo sila sa taya. Sinadya ni Baku na itinaya ang kanyang barya sa lahat ng numero maliban sa napili. Naisip ni Kaji na katangahan ang hakbang na yon dahil nangangahulugan ito na mas maraming barya ang nawala sa kanila. Tinaasan tuloy ni Baku ang taya dahil maraming beses na silang nanalo, ngunit nabigo siya sa hakbang na yon. Ikinairita nito si Kaji dahil malaki ang natalo at ayaw nilang sumuko ng ganoon kadali, kaya bumalik si Baku para taasan ang taya at tumaya sa lahat ng numero maliban sa pulang siyam. Kinain ni Baku ang kanyang biskwit nang magsimula ang pagsusugal, at nang mapansin ni Kaji na itinaya niya ang lahat ng kanyang mga barya sa pulang siyam, ito ang plano ni Baku, inutusan niya si Kaji na ipusta ang lahat ng kanyang mga barya sa numerong hindi niya napili, nang ilabas niya ang kanyang mga biskwit.
Naghinala na si Baku na na-rig ang laro dahil maaaring idirekta ng dealer ang bola sa anumang numero na gusto nila. Sa wakas ay nagkaroon ng 5 milyong yen sina Baku at Kaji matapos manalo sa laro. Ibinigay ni Baku ang lahat ng pera kay Kaji pagkatapos ng panalo upang mabayaran niya ang kanyang mga utang at ipagpatuloy ang kanyang buhay. Sa kasamaang palad, naniniwala si Baku na doon nagtatapos ang kanilang relasyon dahil ayaw niyang ilagay sa panganib ang buhay ni Kaji. Nainis si Kaji matapos bayaran ang kanyang mga utang at i-enjoy ang kanyang buhay dahil walang hamon sa kanyang buhay. Bagamat marami na siyang pera ngayon, hindi siya nakakaramdam ng kasiyahan gaya ng naramdaman niya kay Baku. Kasabay nito, nakilala ni Baku si Sadakuni at hinamon siya sa isang laro sa pagsusugal. Sa kasamaang palad, tinanggihan ni Sadakuni ang hamon dahil hindi siya miyembro ng Kakeru Club noong panahong iyon, at nang marinig ito, naghanap si Baku ng paraan upang sumali sa Kakeru Club. Kailangang maghanap ni Baku ng miyembro ng Kakeru Club na handang magbigay sa kanya ng membership para magawa ito. Si Taro Kokone, isang psychopath, ay isang matandang lalaki na miyembro ng Kagero Club at maaaring isuko ang kanyang pagiging miyembro, ayon kay Ranko. Kasunod nito, nakilala ni Baku si Kaji na nakiusap kay Baku na samahan siya. Ang nakakapagtaka ay agad namang pumayag si Baku sa gusto ni Kaji. Pagkatapos ay gumawa sila ng diskarte para harapin si Taro Kokon. Pareho silang nagkunwaring mahirap para yayain sila ni Kokon na magsugal. Itinuro sila ni Kokon sa kanyang bahay na nakatago sa kakahuyan. Ipinaliwanag ni Kokon na sa larong ito, dapat hulihin na Baku at Kaji ang ilan sa kanyang mga alagang hayop upang makuha ang mga susi sa loob ng isang tiyak na tagal ng panahon. Ang Kokon ay nag-aalok sa kanila ng 10 milyong yen bilang pabuya kung kaya nila. Naroon din si Hikoi Chiyako, isang kinatawan na referee mula sa Kakeru Club. Pagkatapos ay sinabi ni Baku na ayaw niyang tumaya ng pera at hiniling na ibigay ni Kokone ang kanyang katayuan sa pagiging membro kung nakumpleto ni Baku at Kaji ang pagsusugal. Nakaramdam ng hamon si Kokon matapos marinig iyon, kaya pumayag siya sa kahilingan ni Baku. Tuwang-tuwa si Baku at binigyan niya si Hikoichi ng panulat bilang regalo. Lingit sa kanilang kaalaman, ang panulat ay isang recording device na direktang nakalink kay Baku. Kaya maririnig ni Baku ang lahat ng pag-uusap ni Kokon at Hikoichi sa silid gamit ang tool na iyon. Ang laro ay tumatakbo nang wala sa oras. Si Baku at Kaji ay sumugod sa kagubatan upang hanapin ang 5 alagang hayop ni Kokon. Ang alagang hayop na pinag-uusapan ay tao pala na may hawak na sandata, hindi hayop. Nagtulungan sina Baku at Kaji upang talunin ang unang alagang hayop. Pagkatapos ay tinalo nila ang pangalawang alagang hayop sa pamamagitan ng pagluloko nito gamit ang isang voice recording. Samantala, ang ikatlo at ikaapat na alagang hayop ay natalo gamit ang isang matalim na lubid na kanilang ikinabit na. At ang huling alagang hayop ay maaaring maparalisa sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga damit ni Kaji at Baku para sa mga damit ng ikatlo at ikaapat na alagang hayop. Tinapos ni Baku at Kaji ang laro gamit ang trick na yon. Dahil sa inis sa kanilang pakulo, pinakawala ni Kokone ang kanyang ultimate alaga, isang matipunong tao na nagngangalang Rodem, na naging biological son pala ni Kokon na naging isang kakilakilabot na halimaw. Isa lang ang kahinaan ni Rodem, masyadong maliit ang utak, kaya palagi siyang natutulog. Pagkaraan ng 15 minuto, sinubukang tumakas sina Baku at Kaji na nakakita kay Rodem, at pagkatapos ay pumasok sila sa isang bodega at nakakita ng isang bote ng metanol na ginamit bilang sandata. Nakuha rin nila ang pagiging miyembro ni Kokon bilang resulta ng kanilang mga aksyon. Pagkatapos ay binati ni Hikoichi si Kaji sa pagiging opisyal na miyembro ng Kagero. Ito pala ang tunay na dahilan kung bakit inimbitahan ni Baku si Kaji. Ang kanyang mga nakaraang problema sa Kagero Club ay naging dahilan upang hindi siya maging miyembro, kaya kailangan niya ng isang tao upang kumilos bilang isang tulay, at habang si Kaji sa una ay tumanggi, sa huli ay pumayag siya at piniling maniwala sa Baku. Kinabukasan, bumalik si Baku sa kagubatan upang kunin si Rodem na, kahit na nilikha bilang isang halimaw, ay mayroon pa ring kaluluwa ng tao. Pagkatapos ay inanyayahan ni Baku si Rodem na sumali sa kanyang grupo at pinalitan ang kanyang pangalan sa Marco. Lumipat ang eksena upang ipakita kung ano talaga ang nangyari kay Sadakuni na, pagkatapos na matagumpay na makakuha ng isang pagtuklas tungkol sa methanhydrate, ay nagsabi sa gobyerno ng Japan na gusto niyang ibahagi ang pagtuklas ng libre sa ibang mga bansa. Na nag-udyok sa pamahalaan ng si Sadakuni ay determinadong dominahin ang gobyerno ng Japan sa pagiging pinuno ng Kakeru Club, pinatay ng pagsabog ang lahat ng mga siyentipiko sa laboratorio, ngunit nakaligtas si Sadakuni ngunit nawala ang kanyang paningin. Mabilis na dumating ang araw ng laro ni Baku at Sadakuni, at ang pagsusugal ay direktang nasaksihan ng maraming elite ng estado, kabilang si Ranko. Tinakot ng katulong ni Sadakuni si Kaji sa pagpasok niya sa arena ng pagsusugal. Dahilan upang aksidente niyang masira ang isa sa mga CCTV camera bago magsimula ang pagsusugal. Iniimbitahan ni Hikoichi ang madla na lumahok sa pagsusugal sa oras na ito, at ang bawat mamumuhunan ay nag-aambag ng milyon-milyong yen bilang taya para sa sinumang manlalaro na mananalo. Malaki ang binabayaran ng mga namumuhunan para makita kung anong parusa ang matatanggap ng natalong manlalaro kung isa sa alang-alang na ang isang malaking sugal na tulad nito ay tiyak na magtaya ng kanilang buhay, at ang patunay ay sa maikling panahon, ang mga namumuhunan ay nakakolekta ng kabuuang 2 bilyong yen bilang isang taya.
Kasunod nito, ang mamumuhunan ay may otoridad na magpasya sa parusa para sa natalong manlalaro. Napagkasunduan din nila ang paggamit ng tambay bilang parusa sa panahong ito. Ibig sabihin, bibitayin ang natalo at ang kanyang kasama. Dahil sa hindi gustong makaligtaan ang laro, si Sochi Kiruma at ang pinuno ng Kakero Club ay mukhang nasasabik habang pinapanood nila ang pagsulong ng pagsusugal. Sa ilang sandali, ang pagsusugal sa wakas ay nagsimula, Baku at Sadakuni ay maglalaro ng isang pagsusugal na tinatawag na Hangman Old Mad kung saan ang dalawang manlalaro ay dapat magpalitan ng pagkuha ng mga baraha mula sa kalaban upang hanapin ang parehong card. Bilang resulta, ang sinumang manlalaro na makatanggap ng lumang mad card sa pagtatapos ng laro ay agad na idineklara na talo. Sa isang lumang mad card, may mga numerong mula 1 hanggang 5, at ang napiling numero ay tumutukoy sa bilang ng mga bahagi ng bitayan na bubuin. Ang sinumang manlalaro na makatanggap ng lumang mad card sa kabuuang 11 ay idedeklarang talunan. Sa larong ito, ang mga manlalaro ay malayang gumamit ng anumang palihim na taktika hanggat hindi alam ng mga kalabang manlalaro. Nagawa ni Sadakuni na pumili ng tamang card sa unang round, kaya nakatanggap si Baku ng isang lumang mad card na nagkakahalaga ng 5, sa kabila ng katotohanan na ang numero ay itinuturing na napakataas para sa unang round, mukhang napakarelax pa rin ni Baku. Nagpatuloy sa ikalawang round, Sadakuni bumalik sa unahan, matapos ang isang lumang baliw na baraha na nagkakahalaga ng 4 ay napunta sa kamay ni Baku. Dahil dito, nakolekta na ni Baku ang siyam sa 11 bahagi ng bitayan, na labis na ikinadismaya ni Nakaji at Ranko, dahil naniniwala silang tiyak na matatalo si Baku. Gayunpaman, sa ikatlong round, nakatanggap si Baku ng isang lumang mad card na nagkakahalaga ng 1, na nangangahulugang nakolekta na ngayon ni Baku ang 10 sa 11 bahagi ng bitayan, at siya at si Kaji ay isang hakbang na lang mula sa pagkakabitin. Desidido si Baku na ibalik ang mga bagay sa huling round na ito. Gaya ng dati ay kinuha niya ang paborito niyang biskwit at nagsimulang maglaro ng totoong trick. Alam na alam niya na sa simula ng laro ay makikita na ni Sadakuni ang lahat ng card. Napagtanto niya ito mula sa simula pa lang ng kanilang pagkikita. Alam niyang nawalan na ng mata si Sadakuni. Ngunit may isang bagay na nakapagpatingin kay Sadakuni sa pamamagitan ng CCTV sa arena ng pasugalan. Kaya mula noong sumunod na round ay nagtakpan si Baku at sa wakas, sa huling round, lantaran si Baku. Nakita ang card ni Sadakuni at gumuhit ng isang lumang mad card na may panulat. Ito ang nagpaisip kay Sadakuni na si Baku ang may huling lumang mad card kahit na ang card ay nasa kamay niya ni Sadakuni. Kasama ang patunay na yon sa wakas ay mapatunayan ni Baku na si Sadakuni ay gumawa ng panluloko. Hindi man ito direktang nakikita ni Sadakuni, may naglagay ng device sa likod niya para makita ng utak niya ang lahat ng nangyayari sa pamamagitan ng CCTV. Dahil ang isa sa mga CCTV ay nasira bago ang laban. Sinamantala ni Baku ang pinsala sa CCTV bilang isang kultural na punto mula sa Sadakuni. Galit na galit sa pagkatalo, sinubukan ni Mekama na salakayin si Baku, ngunit nagawang talunin siya ni Hikoichi at agad siyang napatay. Bilang resulta ng henyong iyon, nanalo si Nabaki at Kaji, habang kinailangang bitayin si Sadakuni at ang kanyang mga kasamahan. Sinabi ni Sadakuni bago siya binitay na lagi niyang susuportahan si Baku sa kanyang pagsisikap na magdala ng kapayapaan. Pagkatapos ay opisyal na ipinagkaloob ni Sadakuni ang pagiging miyembro ng Baku, na nangangahulugang may karapatan si Baku na hamunin muli ang pinuno ng Kakero Club sa pagsusugal. Ipinakita ni Baku ang larawan ni Sadakuni at ng kanyang mga kaibigan sa laboratory bago magsimula ang pagbitay. Upang siya ay mamatay ng masaya. Ang pelikula ay nagtatapos sa Baku, Kaji, Ranko, at Marco na naghahanda para pumasok sa gambling room at sila ay sinalubong din ni Hikoichi na nag-imbita kay Baku na pumasok sa gambling room. Natutunan namin mula sa pelikulang ito na ang pagsusugal ay hindi kailanman tama at hindi ito nagtatapos ng masaya o maayos. Ang mga mananalo ay mararamdaman lamang na adik, habang ang mga natalo ay dapat tanggapin ang masamang katotohanan ng pagkawala ng lahat ng pera o kanyang buhay.